Sydney Line FX Fix in Test Bunyi bang monitor. Yang khusus sini lagi. So, ini fix in-nya. Semua kita fix-nya. Bunyi so, effects send, ibig sabihin yung channel mo, nagpadala ng signal to the effects, ito ay yung effects editor mo. Test. Hey. Ito ay yung editor. Kung gusto mo ng effects. The same lang yung function sa ano sir, sa may board. Yung may, yung input. O kaya may sound, may pay. Ah, sa kailangan mo talaga i-in, i-in ka ng channel. Para return. Para set. Kasi may mga mixer na may aux return kasi sir eh. Mm. So sa aux return, gagamitin mo yun kung nag-patch ka ng outboard effects. Kaya nga sa outboard. Kasi sa kasas mo. Isang video na hindi ka na mag-input return sa channel. Pwede ka lang. Pwede ka lang kung sa aux return. Pero mas advantage kasi pag sa channel ka na return. Kasi pwede ka mapadala ng monitors. Ah, so okay. Tsaka may EQ effects. Okay? Masa na yan, mas na-apply ka natin yung mixing. Oo nga, may EQ. May EQ effects. Okay? Pan. Red. Pan. Okay? So pag nagpan tayo to right, although hindi mo tayo kumuha ng connection to the right, kaya walang tulong. Pag nagpan ka sa left, lahat ng tulong nito, lalabas sa left. Okay? Pero kung alive sound na mayroon mga banda, hindi talaga tayo nagpapan. Recording, yes. Okay? Theater, ginagawa ito ka ng rotary. Hindi ka nagpapan sa ano, sir? Live? Live, hindi. Bakit, sir? Kasi for example, tulad ng ganyan, speaker mo. Sample, yung gitara mo, pinan mo dito sa sample na, kung nakastereo tayo, ganyan. Pag nagpan ka dito, baka may magtaka yung audience na mayroong talaga may tema. Sir, ba, doon lang ako nakakarating ng gitara doon sa kita wala. Kasi dapat yan, kung ano dapat narinig mo sa left, siya rin dapat narinig sa right. Kaya dapat ito is center. Okay? Sa layan naman, isa, pag meron kang dalawang overhead mic sa drums, kung gusto mo talaga marinig yung tugudugudugudugudum. Yung drum roll, pwede kang mag-light pan or yung overhead mics mo na left and right, pwede mong i-hard pan. Tapos kung may playback ang ganito, di ba? Kung left and right ang ginawa mo ha, kung left and right, pwede mo itong i-hard pan din. Para sa stereo imaging. Pero pag live yan talaga, meron kang instrument sources, center lang. Pero kung yung mga nagtatrabaho sa teatro, ginagawa itong darapan. Bakit? Pag tumakbo yung actor or actress, baka na, ihahabol niya yan. Pag tumakbo na doon sa kaliwa, habol. Para yung ambience. Pero sa live, center na tayo. Okay? Kasi minsan, sa yung ginagawa namin sa banda is, yung lahat na left is sa drums. So, okay, iba pa yun. Nasa group siya. Iba pa yun. Sub-group na tawag yun. Iba pa yun. Okay? Gagana ang pan. Once ang channel mo nakasend to the left right. Kaya siya may assigning buho na. Assigning buho na nito. Ayan o. May left right. Tanggalin ko para. Ayan. Ibig sabihin yan, naputol na ang connection ng channel na to papunta dito. Wala na. Pero pag pinilis ko yan, dito papasok niya. Okay. So, pag hindi na naka-route yung channel mo on the left right, hindi na to ngayon pan knob. Hindi na siya pan. Assigning knob na siya ngayon. Okay, for example,
yung itong microphone ko, isa-send ko sa itong wireless, isa-send ko sa channel 1. Ah, sorry, subgroup 1. Okay? Dito sa subgroup 1, ha? Subgroup 1. Hindi ito, by the way, guys, hindi ito kinukunan ng subwoofer. Hindi porke saban nakalagay, pero subwoofer yan, hindi. Yung mga ganyan daw eh. Uy, sub, jetan ko muna sub, kahit apat na sub, pwedeng kunin natin. Ba, ayos yan. Hindi po yung kinukunan ng sub, ha? Pang subgroup yan. Okay? So, paano ka magsasubgroup? Unroute mo yung channels sa left-right. Tanggalin mo yung connection ng channels to the left-right. Okay? Saan mo ipapatak to? Sa 1, di ba? So, pag ikaw ay nag-assign, hindi pa na, nag-assign na ngayon ng knob all the way to the left, dalawa lang ka babagsakan yan. Add numbers. 1 or 3. Pag nag-assign ka ng knob sa right, dalawa ka babagsakan yan. 2 or 4. Okay? So, for example, this microphone, yung wireless na yan, is i-route ko sa subgroup 1. So, di ba? Nasa 1. Nasa ngayon yung 1 na button. Ito. Kailangan mong i-route dito. Kaya may sub-1-2. Okay? Ibig sabihin yan, narito na yan. Ang tanong, bakit walang tumutunog? Yung subgroup ngayon, kaya ito may button, i-assign mo dito. Parang ganito nangyayari. Ito, in-assign mo dito. Ito, in-assign mo dito. Nandito na yan. So, magagamit mo ito. For example, you have your multiple mics. Dapat set na ito yung LSD dito. Sabi natin ganyan. Pwede mo magsasama sa mga dito, drums. So, panmas naman. Okay? So, pwede magsasama dito, drums, guitars, keyboard, vocals. Okay? Kasi, for example, paano ginagamit din yan? Paano mo i-guarantee sa akin na, sample, yung drums mo na merong 12 mic, ah, hindi pa natin kaya makapag, ano, dito na 12 mic mamaya? Kasi limited. Okay. Digital. Hindi. Okay, babypass natin yung, ano, babypass natin yung lahat ng processing. Para ano. Okay? So, mangyari, pwede kang mag-subgroup. Kasi, ang pwede mong, ano, paano mo may gagarantee sa akin na kaya mong kontrolin niya na sabay-sabay? Uy, masyado malakas yung drums. Kaya ba yung kamay mo? Eh, paano kung malakas pa yung gitara? Diba? So, pagsasama-samahin mo sila dito. Para ito lang yung lahat ng fader ng drums. So, ang ginagawa natin, pag nag-mix tayo, lahat ito almost naka-0 decibels na. So, papatay mo lang dito yung drums, yung bass, guitars, and keyboard, vocals. Para dito ko na nag-mix. Ito okay lang kahit wala sa 0 decibels. Okay? Kasi pag dito ka galaw ng galaw, naapektuhan yung pagpunta sa yung puso auxiliary. Sa subwoofer and effects. Subgroup controls only the mixing of your main left and right. Wala itong pakialam sa monitor. Dito ko lang mag-mix. Para hindi mo pahirapan ang sarili mo. Kahit naka 32 channel mixer ka, ang ginagalawan mo, ito lang. Subgroup. Kahit naka, yung mga basic mixer na 12 channel, yung ilan ni Soundcraft, yung EFX, EFM, sino naka-Soundcraft sa inyo? Yung kulay blue. Diba? Di ba meron dalawang subgroup yun? Sub-left, sub-right. O, pwede mong gawin yung sub-left mo, subgroup left, or subgroup 1, pwedeng vocals, or instruments, yung subgroup 2, or subgroup right, pwedeng instruments. O. Doon ka lang mag-mix. Ganun lang. Yun ang purpose din. Okay? Subgroup out. Sige. Ang subgroup out, ginagamit naman yan, for example, for your further, ano, outputs, for example, gusto mong maglagay ng additional speakers na for monitoring, for example, kasi iraroute mo dyan, drums, pwede mo. Example, sir, recording, sir. Pwede naman. Kaya lang, kailangan dumaan sa interface. Pero hindi mo na i-feed sa left-right yan, sir. Oh, wag mong i-feed na sa left-right. Wag mong i-feed sa left-right. Okay? Pag so, medyo, kung yes. Button ko yan, sir, tapos tinaas mo yung fader, lalabas siya. Dito yan, lalabas. Pag hindi siya, no, actually, kahit hindi ito i-route sa left-right, may lalabas na dyan. Basta meron kang i-feed dito na signal, lalabas na siya dito sa subgroup.
Okay, ang purpose lang nito para yung subgroup mo lumabas dito. For example, itong ano, itong microphone na to, sir, pakalagay nga nito sa subgroup 4. Paano gagawin? Patrogin natin, ha? Sir, pakalagay nga mo sa subgroup 4. Sa 4. Sa right, tapos switch. Sige. Tanggal. Sige. Pan sa right. Okay. So, huwag kayo magdo-double routing, ha? Pag sinabing double routing, tulad nito, oh. Naka-route ka sa 2, naka-route ka sa 4. Kasi ang dalawa, mangyayari dyan, magpapatong yung dalawang signal, ma-amplify masyado, magiging distort. May digital distortion. Ibig sabihin, narito na yan. Ayan. Ganyan. Okay? So, mamaya, ano natin, during the mic practices or the, ano, micing techniques, ma-apply pa natin ito. Pero mas papa-apply ko sa inyo during mixing. Mas madali. Okay? So, regardless of any brand, any model of your mixer, pare-parehas lang yan. May gain. Ay, hindi pala gain muna. Mic input. Line input. Yung ilan may insert. Yung ilan walang insert, pero may one-knob compressor like yung Soundcraft lang. MTK22. Nabibiliin dapat sana namin kasi hindi namin bilhin kasi walang insert. Okay, na dapat gagamitin niya for the training. Okay, kaso wala nga, sir. Hindi, nilagay na lang lahat ng pressure dyan, sir. Sir? Bitin eh. Dito? Kasi, ano na to? Stereo channels. Hindi siya naglalagay ng ano, naka-pressure sa stereo channels. Yung Yamaha, sir, eh, ano lang? Ilan lang, di ba? Halos ilan lang. Okay? So, itong nakita niyong comp is a one-knob compressor, which is ito. Ito na yun. Gaya na lang. Kung gusto mong bago ng parameters, hindi mo magagawa dito. Naka-fix ito. Fix parameter. Okay? Yung attack release o yung gain. Naka-set na dyan. Naka-present na. Okay? Parameters lang yung EQ, auxiliary, and sacro. Siyempre, mute. Diba? Pag sinabing mute. Hoy! Walang signal, walang sound. Wala, naka-mute. Diba? So, ibig sabihin niya, naka-mute din yan kahit sa monitor. Okay. Isa sa mga buwan dito, ha? Sa mga seven poses, eh. Mute na natin. Okay. So, okay. Familiar. Sounds familiar. Sounds familiar. Okay. Then, yun yung phantom power, di ba? Phantom power switch. Okay. So, kahit naka-dynamic microphone ka, tandaan nyo, buhay ang 48 volts phantom power. Dynamic to. Hindi talaga nito. Ito kahit walang phantom power. Baka mali. Ito may switch na. Baka mali mapatay ko. Okay. So kahit wala ang phantom power, hindi man itong condenser mic, di ba? Dynamic mic to. Totoo. Eh, pag meron kang mixer na katulad nito, phantom power na switch na, mahirap na. Okay? Paano kung mixer mo isa ang phantom power switch at halimbawa yung mic mo? May DI box, may condenser mic, may dynamic mic. So, hindi masisira ang dynamic mic. Pero, sa isang condition, kailangan, hanggat maaari, balance ang cable mo, balance ang microphone mo. May unbalanced ba na mic, sir? Yes, may unbalanced mic. Alin yung tinatawag na unbalanced mic? Yung raw mic. Kaya kailangan, sabi sa mga nabili ng mics, itapon nyo na yung box. Huwag na lang spec sheet. Kasi di mo makikita kung balanced ba o unbalanced ang mic mo. Paano malalamang balanced o unbalanced ang mic mo? Ayun, nakalagay doon. Ayun. Okay. Pero so, pwede kayo ayusin, sir. Pwede pang ayusin na isang microphone. Chance ng isang unbalanced mic ranging from 600 ohms to almost kilo ohm. Minsan may 10 kilo ohm, minsan may 20 kilo ohm. Yan yung sample ng consumer mic or karaoke mic. Video mic. Yan yung impedance niya. Ibig sabihin, unbalanced yun. Pag yun, na-apply yan ng 48 volts phantom power,
hindi mo sa patay agad. Naka-encounter lang ako ng tatlong scenario. Tatlong mic yun, magkaibang mic.